Oh, subscribe lang kayo rito and press the bell button for notification. So mga kababayan, at andito na po ang ating your men. Eh. So yan, kung nakikita niya, dyan na po yung kanilang hagad. So, waiting na lang po tayo sa kanilang pagdating. Standby na lang po. No? Ito ang ating voice niyo. Ito po ang ating your men, mga kababayan. Morning, Mayor. Morning po, bye. Mari na po magsiupo ang bawat isa. Atin pong inanaya si Architect Pepito Balmoris, kasama po si Honorable Leilani Lacuna. Samahan po kami dito sa Entablado. Isang masigla at mapagpalang umaga po sa lahat. Tayo ngayon ay natitipon sa umagang ito upang sama-sama nating saksihan ang isang tagpo para sa isang groundbreaking ceremony bilang pasimula ng pagtatayo ng panibagong gusali para sa mga mag-aaral ng Rosauro Almario Elementary School. Atin pong pasimulaan ang ating programa sa isang panalangin na susundan ng pag-awit ng Lumang Hinirang at Awit ng Maynila sa salyo ng tugtog ng Banda ng Maynila. Magsitayo po ang lahat. Amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakataong ito na kami ay nagkakatipon-tipon upang sama-samang magpuri sa iyong kadakilaan. Buong kababaang loob po namin hinihiling na pagnubayan mo po kami lahat na narito ngayon, higit lalo ang aming minamahal na punong lungsod, Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, at ang aming pangalawang punong lungsod, Vice Mayor Honey Laguna Bangan, at ng sangguniang panglungsod, pati na rin ang lahat ng namumuno sa pamahalaang lungsod ng Maynila. Nawa ay igawad mo po sa amin lahat ang aming mainam na kaisipan at magandang kalusugan upang patuloy naming magampanan ang aming mga tungkulin bilang tagapaglingkod ng aming minamahal na lungsod at ng mga mamamayang Manilenyo. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa iyo, Panginoon, sa matamis na pangalan ng iyong anak si Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Thank you.
po magsiyo po ang bawat isa. Muli, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Pati niyo naman ang inyong katabi ng isang magandang umaga. Muli, maraming salamat po sa inyong pagdalo sa isang makabuluhang programa ng ating lungsod. Upang sa atin ay magbigay ng bating pagtanggap, aking pong tinatawagan ang punong guro ng mababang paaralang Rosauro Amario. Palakpakan po natin si Ginoo Graciano A. Budoy Jr. Sa ating pong ama ng lungsod ng Maynila at ating alkalde, Mayor Francisco Domagoso, sa ating pong vice alkalde, Sheila Hani Lacuna, sa ating pong pangulo ng Liga ng Mga Barangay, Ma'am Lailani Lacuna, sa ating pong mutihing City Engineer, Engineer Armando Andres, ang ating pong City Architect, Architect Pipito Balmoris, at sa ating pong ina ng DepEd Manila, ang tagapamanihala, Maria Magdalena M. Lim, Cesify, at kasama niya po ang kanyang mga katuwang na tagapamanihala, Ma'am Cynthia Ailes at Ma'am Melody Cruz, ang chairman po ng Alumni Association ng Almario, NIMPA Medalya, ang pangulo po ng Scholarship Foundation ng Almario, Sir Edwin Malibiran, ang pangulo ng Asosasyon ng Mga Magulang sa Paaralang Almario, Sir Winston Pascua, all city officials, ang ating po mga konsehal, mga barangay officials, at DepEd Manila officials, at siyempre po ang aking minamahal na mga guro ng Almario, mga magulang, mga kaibigan, guests and visitors, magandang umaga po sa inyong lahat. Napakaswerte ng mga mag-aaral ng Batang Maynila, particularly ang Batang Tondo. Bakit po? Sapagkat sa larangan ng edukasyon ay nakita namin, hindi lang nakita, naramdaman ang full support ng ating ama ng Maynila. Sir, thank you very much. At ito pong mangyayari sa hinaharap ay isa sa mga patunay kung gaano siya pamalasakit sa larangan ng edukasyon. At siyempre, gusto ko na rin samantalahin ang pagkakataon ito sa inyong lahat na nandito. Amin po ang pinagmamalaki sa para lang ito. Siyempre, dito nag-graduate ng elementarya ang ating mayor. Alam niyo po, tatak na ng almaryo yan. Kahit saan kami magpunta. Diyan nag-aral si mayor. No? Yes! Yun po ang aming laging pinagmamalaki. At bilang pulong guro ng para lang ito, ay gusto ko pong samantalahin ang pagkakataong ito na magpasalamat ng maraming in behalf of Almario family. Nakikita niyo naman po itong soon na magiging paaralan ng Almario. Alam niyo po, mahihiya ang lasal pag nakita yan ngayon. Nakita niyo naman, palagay ko, pag ito'y nakita ng mga bata, atat na yung magsipasok sa paaralan. Kahit siguro hindi pa nag-aagahan yan, makita lang nila yan, solved na. So, kayo pong lahat ay mainit namin tinatanggap sa paaralang Rosauro Almario Elementary School. Magandang umaga po sa inyong lahat.
Maraming maraming salamat po sa ating masipag at maaasahang punong buro ng ating paaralan, Ginoong Graciano A. Budoy Jr. Palakpakan naman po natin siya. Ngayon naman po ay pakinggan natin ang isang maikling mensahe mula sa punong tagapamanihala ng sanay ng mga paaralang panglusod ng Maynila. Palakpakan po natin Dr. Maria Magdalena Elme. Umaga po sa ating lahat. Sa ating minamahal na Pulong Lungsod, Honorable Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, sa ating mahal na Vice Mayor, Honorable Vice Mayor Maria Sheila Hanin Lacuna Pangan, sa ating Manila Team, Engineer Andres, Architect Val Morris, andito din ang ating Director ng Barangay Bureau, Director Romy Bagay, andito din ang Director ng DITICAM, Director Charlie. Gusto ko rin batiin ang aking pamilya sa DepEd. Andito ang aming dalawang Assistant Superintendents, si Assistant Superintendent Dr. Cindy Ailes at Assistant Superintendent Dr. Melody Cruz. Ang ating dalawang Assistant Superintendent ay parating na lang. Ang ating masipag at magaling na principal ng Rosauro Almario Elementary School, si Dr. Graciano Budoy, kasama ang kanyang mga guro na sa banda roon. Kasama rin ang ating district supervisor, tumayuhan ng Girly Caperal, ando si Dr. Girly Caperal. Binabati ko rin ang ating mga counselor sa District 1, ang ating mga barangay chairman sa 11 barangays, at ang kanilang mga kagawad. Binabati ko rin ang mga alumni at mga magulang na nandito ngayon sa ating pulong. Sa mga alumni ng Rosauro Almario Elementary School, lahat tayong lahat dito, mapagpalang araw sa lahat. Sa likod ng madilim na ulap ng pandemya, masisilip natin ang liwanag ng pag-asa. Pag-asa na nagbibigay buhay sa ating pananaw paghawi ng ulap ng COVID. Tumingin tayo sa paligid dito sa ating lungsod ng Maynila at makikita natin ang patuloy na pag-unlad sa gitna ng pandemya. Ito ay dahil sa ating lokal na pamahalaan na nagsusumikap na matugunan ang mga pangangailangan ng mamamayan ng Maynila. Kasama na sa pag-unlad ang edukasyon. Ang pagsuporta ng lungsod ng Maynila, ang pamahalaang lungsod ng Maynila sa pamumuno ng ating masipag na mayor, Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, ay tumatak sa DepEd, sa kasaysayan ng DepEd, ang tulong sa distance learning education sa pamamagitan ng pagbigay ng malaking halaga. In fact, ang lungsod ng Maynila ang tumala na pinamalaking na iambag sa DepEd. Kung ang pag-uusapan natin ay tablets, laptops, internet load, food packs, hygiene kits, at even financial assistance sa ating mga teachers. Ito rin ang nanguna sa pagbibigay ng mga tablets sa ating mga bata at laptops sa ating mga teachers. Maraming salamat po. Yan ay dahil sa ating lokal na pamahalaan na nagsusumikap na matugunan ang pangangailangan ng ating mga guro at mga mag-aral at ang mga bata ng Maynila. At dito ngayong araw na to sa ating groundbreaking ay mapapatunayan natin na may panibago na namang bantayo na itatatag ang Maynila sa kasaysayan ng DepEd at ng buong Pilipinas. Dito sa Almario Elementary School, kasama ng dalawang pang-paaralan, ang Albert Elementary School at Manila Science High School, ay itatayo ang pinakauna-unahang 10-story public school building na hindi natin nakalain na mangyayari sa isang publikong paaralan. Magugulat ang pamayanan ng buong DepEd at bawat isang Pilipino sa Pilipinas. Palakpakan po natin ang pamayanan ng pamunuan ng lungsod ng Maynila. Kung babalikan natin ang kasaysayan,
ang Aguayo Elementary School ay nagsimula noong 1947 bilang annex lamang ng Isabelo de los Reyes Elementary School. Ang kanyang paaralan ay ang sinatawag nating Concept Hut na meron namang dalawang silid-aralan para sa grade 1 sa umaga at para sa grade 2 sa hapon. At noong 1963, ito'y naging complete primary school sa visa ng City Ordinance 4556. At sa kalusunukuyan, ito ay meron ng population na 7,000 na mag-aral, pinakamalaki sa 73 schools, elementary schools ng Maynila. At pinagkakasya namin ito sa 115 classrooms na ngayon ang libay na dibana. So, sa pamamagitan ng dalawang shifts, isang shift sa umaga at isang shift sa hapon. Natinuturuan ng 260 ng mga guro. Ayan ang kanilang mga kasamahang guro na nandiyan sa harap para tabi. Pero ngayon ay mapabago na ito. Dahil sa pangarap ng isang batang Almario at ng buong siya'y gumraduate noong 1988, 33 years ago, ngayong panahon, tutuparin na niya ang pangarap ng bawat batang Manila. Tatayo na ang 10-story building na nakala natin ay para lamang sa mga prampribado at ngayon digital ba natin ang pampribado district. Ang tinutuhoy kong batang Almario ay walang iba kundi ang ating mahal na Mayor Isko, the transformational leader, strong will, who's able to change the lives of his people for the better and bring back the splendor and beauty of Manila. Tunay nga na pinatotohanan na niya na ang Manila ang may dala ng bandida ng ating bansa. Mayor, maraming salamat po sa inyo, sa ating Vice Mayor at ang kanyang konseho, at sa buong pamahalaan ng lungsod ng Manila. Mula sa 300,000, mula sa puso ng 300,000 na batang Manila at 11,000 na guro at empleyado ng Division of City Schools. May God bless you as you steer Manila to the peak of its glory. Mabuhay po kayo, mabuhay ang Manila. Maraming salamat, Dr. Maria Magdalena Candido, sa inyong mensahe. Sa pagkatapong ito, mga kasama, upang sa atin ay magbigay ng kanyang mensahe at ipakilala ang ating pangunahing katapagsalita, akin pong ibinibigay sa inyo ang ating minamahal na ina ng lungsod ng Maynila, palakpakan po natin Vice Mayor Maria Sheila Hanulacuna Palay. Sa ating pong ginagalang at minamahal na puno ng lungsod, Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, sa aking pong mga kasamahan sa sabuniang panlungsod, sa tagapangasiwa ng sangayon ng mga paaralan lungsod, Dr. Maria Magdalena Lim, sa aking punong guro, Ginoong Graciano Budoy Jr., sa lahat po ng mga punong barangay at kanilang mga opisyales, sa lahat ng mga guro, mga magulang, mga mag-aaral at alumni na mababang paaralan ng Rosario Almario dito sa Tundog, sa lahat po ng mga mamamayan ng Distrito 1 at mga kapwa nating Manilenyo, sa mga kasama nating lingkod bayan sa pamahalaang lungsod, mga kaibigan, sa inyo pong lahat, isang mapagpalang umaga. Educating the mind without educating the heart is no education at all. Yan po ay isa sa mga pamosong kataga mula kay Aristotle. Para sa isang batang Tundo na nabahagian ng kaalaman, nabigyan ng kasanayan at namulat sa magandang disiplina at kaugalian, hangad niyang lingunin ang kanyang sintak paaralan at bigyang katuparan ang kanyang pangarap na magkaroon din ng magandang gusali at may mataas na kalidad na mga pasilidad ang mga batang magsisipag-aral dito sa Rosauro Almario. Mapalad ang mga batang Tundo dahil ngayong araw na ito
ay groundbreaking ceremony para sa ipatatayong makabagong gusali na mayroong mahigit na 200 silid paralan at kumpleto sa mas maayos na pasilidad na sabi nga ay pantapat sa mga pampribadong paralan. Lahat tayo ay excited na makita ang magiging bagong mukha ng paralan ito. At natitiyak kong mas gaganahang mag-aral ang mga bata kapag nakita nila ang ganda ng kanilang magiging paaralan. Ang pagkakaiba raw ng taong may panaginip sa may pangitain, yung nananaginip ay nakasara ang mga mata. Samantalang yung taong may pangitain at nangangarap ay nakadilat at mulat na mulat. At sa pagkakataong ito ay buong pagmamalaki kong ipinakikilala sa inyo ang taong punong-puno ng pangarap sa lugar ng kanyang sinilangan at kalakhan. Ramdam ang tunay na malasakit at pagmamahal sa kapwa at sa bayan. Siya ang ating inspirasyon sa serbisyo publiko. Isang taong maagap, di nauubusan ng mga bagong kaisipan, isang leader na bukas sa paghahain ng kanyang mga kaalaman, kasanayan at karanasan. Taglay niya ang matibay at buong kapasyahang politikal upang maihatid ang mga pagbabago at pag-unlad. Mga minamahal kong kapwa Manileño, ang ama ng lungsod ng Maynila, kagalang-galang Mayor Francisco Isko Moreno Cabago. Manila, I'll keep coming back to Manila. Simply no place like Manila. Maraming salamat. Maraming salamat sa ating minamahal na Vice Mayor Ani Lacuna, na tinatawag din nating Honey Bakuna. Bakuna siya ng bakuna. Mapunin niyo yung ating minamahal na Vice Mayor. Nahawa na. Nahawa nang huwag matulog. Dahil sa gabi, pagsara ng araw, kukwentahin kung gano'ng karami ang napaglingkuran natin sa usaping pangkalusugan na siya ang aking binigyan ng pagkakataon na mamahala siya. Tapos sa umaga, papakuna. Sa kalsada, papakuna. Sa bahay-bahay ng mga may sakit nating kababayan, binabakunahan niya. Palpakan natin ang ating Vice Mayor, Manny Lacuna. Sa ating pong Division of City School Superintendent Dr. Maria Magdalena Lim, sa ating pong minamahal na Principal Graciano Budoy Jr., mga teacher ng Almario, giginawin na kayo. Bigyan ng jacket yan. Pulmon ang abutin niyo. Sa akin pong mga kababayan na nandito rin at siyempre ang ating mga kawanin ng pamahalaan na lagi kong kausap sa gabi. O, kasi po minsan matapos ang gawain sa araw, lahat ng gawain sa araw. Ito pinag-overtime po lagi. Ito si Engineer Andres at saka si Architect Balmoris. Palakpakan natin po sa gawain po. Noong nag-aaral ako rito, si Mr. Mercado sa Practical Arts. Nag-aaral kami ng drafting. Nag-aaral kami sa Practical Arts noong araw. Pero natutunan ko lang croquis. Pero lahat ng croquis na yon ay isinabuhay ni Architect Balmoris. Maraming salamat sa iyo, Architect Balmoris. At siyempre, sa ating RAES o Rosario Almario Elementary School Alumni Association President Nimpa Medalla, Chairman din at the same time, Mr. Winston Pascua, General Parents Teacher Community Association President. Gandang umaga sa iyo sa ating Aliga
ang mga barangay na ngayon ay kailangan magpa-swab test. Talagang sabi ko sa inyo, maghihingad kayo. Kailangan niya magpa-test. Ang ating Presidente, Honorable Leilani Lacuna, at Director Robby Bagay ng Manila Barangay Bureau, Mr. Edwin Malibiran, RAE Scholarship Foundation Program, at sa ating mga kusiyar, sapagkat alam niyo mga kababayan, mahalaga ang partisipasyon ng mga kusiyar. Ang lahat ng ito, simula sa pangarap, drawing sa lapik, ay hindi maisasakatuparan kung walang batas. Ayan ang tinatawag nating ordinansa. Kaya taus-puso ang masasalamat ko kay Vice Mayor Hanin Lacuna sa kanyang pamumuno at pakikiisa ng mga konsyal natin. Andiyan si Konsyal Ian Nieva, Konsyal Irma Alfonso, Konsyal Jonix Dionisio, Konsyal Bobby Lim, at kung nabubuhay lang si Taga, matutuwa yun dahil kapitbahay na Toix. Andito ang kanyang anak, Jesus Taga Pajardo Jr., mga barangay chairman, officials, at mga SK. Ako, matutuwa kayo mga SK dahil ito yung programa ng pangkabataan. Para sa inyo ito na inyong pinamumuno ang mga kabataan sa kani-kaniyang tahanan. Mga XO, kagawad, Secretary Treasurer, at mga tanod na nandito at lahat ng kawani ng pamahalaan. Good morning! Hi! Hello! Isang maulang umaga. Blessing po yan. 33 years ago, tulad ng sinabi ng lalaban ni Madam Superintendent, ako po ay graduate sa mababang paralan pero hindi po siya mababa, 5-story po siya. Kasi lagi ko tinatanong sa nanay ko nung araw yun. Nung pinasok ako dito, in fact, ito, zona 1, 2, at 3 halos. Halos dito na to. Nagpaikot-ikot na to dito. So most likely, alam niyo yung kwento dito. Nung araw, ako po ay nakatira sa Parola. Parola Tundo. Wala pang ICTSI or MIP. Anong araw, Parola Compound. At ang tanging alaala ng Parola ngayon ay yung Petron. Yun na lang ang buhay pa ngayon sa Parola, yung Petron sa kanto. Noong araw, pagdiyan ka sa Parola Compound, pag ikaw ay papasok sa kinder, hindi pa daycare ang tawag noong araw, kinder, papasok ka sa Tulungan Center, kung saan nakatatag ang God Andres Bonifacio Hospital na pinagawa ni Mayor Alfredo Slim. Diyan, nag-aaral ng kinder ng araw. So, araw-araw, from Parola, tatawid ako dito sa Delpan, Saragosa, diyan sa Tulungan Center. At ang katapat niyan ay ang Model Community at ang Bliss na sa likod natin. Nung makagraduate ako doon, sinokpa ako ng nanay ko dito sa Almario. Ako po ay I think section 23 sa dulo ng walang hanggan. Alam na this. Pag ikaw nag-aral sa public school, alam mo na yung ibig sabihin ng section mo. But dahil sa pagsisikap ng nanay, pagamat is quarter term, pagamat hirap ang buhay, iniraos ako ng nanay ko na mag-aral. Mag-aral at mag-aral. Kaya ako ay 100% produkto ng pampublikong paralan. Yan ang Rosario Almario Elementary School, Tulungan Center, Almario at Tondo High School.
Ngayon, mga kababayan, bagamat ako ay Section 23, hindi ako nagkakamali, Teacher Lazaro, yung aking grade 1 teacher. Maswerte naman ako, kahit na pambura ng lapis ang tinitira ko, tuwing recess, at ako ay naging volunteer sa pagkuha ng soup. Kasi dalawa ang titirahin mo noong pagbabae, ikaw ang kukuha ng kantin. Paglalaki, ikaw ang kukuha ng soup. Ha? Ang lata noon ay aluminum. Ha? Pababa kayo sa pader na yan, sa lady, nandiyan ang kantin. Nandiyan ang kantin. Tapos guidance counselor na yan. Tapos principal office. Ngayon, medyo masustansya yata yung pambura ng lapis. Kasi medyo mataba ang pambura noon, yung itim na lapis. Yung mataba. Na pinapalo ng teacher mo sa daliri mo. Na siya rin pinalo ng nanay ko sa ulo ko. Ako naman, siyempre, abilidad lang sa buhay. Alam mo, pagka squatter ka, mahirap ka, maswerte ka na may piso kang baon. Dahil pag nakapiso ka, may palitaw ka na, may soup ka pa. O, dahil nung araw, ang mabigat na pagkain ay yung palitaw sa kantin. Kaya bata pa lang ako, magaling na ako sa mat. Dahil mananagot ako sa kantin, sa pag-intrega. Tinuturuan na kami ng aming mga teacher sa responsibilidad na nakaatang sa amin bilang mag-aaral. Tapos, nung ako'y grade 2 na, Todits, yung building na yan, naging teacher ko si Mr. Si Mrs. Laceste. Na from Section 23 to Section 11. Alam niyo na yung sabihin nun. Sa inyo, masarap ang lapis. May vitamina sa utak yan. Matapos noon, isang araw ng buhay ko, ay takot na takot ako. Dahil, bawal po sa mata ng bata, or nakakatakot sa mata ng bata, ipatawag ang magulang niya ng teacher. Kaya nung misang mananghali, sinabihan ako ni Mrs. Laceste, sabi niya, ipatawag ko ang nanay ko. Sabi ko, naku, lagot. Kulata ang abutin ko. Dahil, pag pinatawag ang nanay mo, sa guidance counselor, ang bagsak mo, naku, lagot na ang GMRC mo. Kasi nung araw, meron nung pinapasa, yung good moral and right conduct. But to cut the long story short, sa sobrang kaba ko, wala na, hinanda ko na way packs ko pag uwi ko. Kasi natira kami dito sa tahimik, sa Mariapayo, Luwalhati, sa Sandiko, sa Tagumpay, sa Kagitingan, Corner Tuason, kinating na Chairman Jeronimo. Tapos natira kami sa Santo Niño, Moriones. Tapos ang pinakamalaki namin, pinakamatagal, Tabahan, Lupain, itong Mabuhay Street. Doon sa kanto ng Tuason at Mabuhay, kami po ay maglulupa. May sarili kaming lupain. Dahil ang Mabuhay nung araw, just to remind the SK chairman, yung mga chairman, kapisado to wins. Ito po ay tinatawag na Marcos Road. Hanggang doon yan sana, Coastal Road yan, hanggang Bataan. Nagkagulo noong 1986, nahinto yung Kalahati, naiwan yung Kalahati, yung mga taga rito na malapit, nagtanim. Nagtanim na nagtanim. Ang nanay ko nagtanim dito, ng talbos ng kamote. Pagkatapos yung nagbako, naglagay ng bangko, naglagay ng bubungan. Bubungan nilagyan ng dingding. Dingding nilagyan ng pinto. Talbos ang kamote, tinanim bahay ang tumuli. Yan ang naging buhay hanggang doon sa tulay
ng Smoky Mountain. Hindi na makikita ngayon ang mga bata sapagkat highway na ang Arden. But that is the story. So simula rito hanggang doon, nilalakad ko. Kaya takot na takot ako sa nanay ko dahil tiyak mababakante yung labada niya. Dahil pag nabakante yung labada niya, nga nga, walang chicha. But then again, pagdating ko sa bahay, yun na nga, galit-galit ang nanay ko. At ang sinabi sa akin, ikaw, Scott. Scott po talaga tunay kong palayaw. Ang bata ko, alam ni Scott ang palayaw. Pero ang sinabi ko sa'yo, mag-aral ka lang. O ngayon, may problema tayo. Nag-aaral naman ako, ah. Yan, malaki problema natin. Inawag ako, teacher mo. Bibigyan ka daw ng medalya. Dahil ako daw ay first honor. Pero alam niyo ba't galit nanay ko? Kasi pinapupunta ako sa recognition day. Eh kailangan pandiin. Kailangan naka long sleeves. Eh problema, siyempre, ewan ko kung meron taga Lakandula rito. Papaalala ko sa kanyo, ha? Sa kanto ng Lakandula at Luwalhati, may tindahan ng lumang damit. Yun, nasasanda ang damit doon. Yung kaisa-isang bistida ng nanay ko na isang lado, parang yung used clothes. No? Eh kaya wala kami talaga ng mga damit sa buhay. But maswerte ako, meron akong kapitbahay. Napahiram ako ng damit. Kaya lang yung kapitbahay ko, babae. Kaya yung long sleeves na pahiram sa akin, long sleeves, may rappers. Alam niyo yung dekada 80, di ba, naka-rappers. Pero matutuwa ka naman sa nanay ko eh sapagkat pagdating galing dito ang buong kagitingan hindi pinahubad yung medalya ko. Dinisplay ako. Proud din pala. Yan ang buhay ko sa almari. Sabi ng mga bayan, sabi ng mga matatanda, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa araw. Mahirap ang buka. Yan ang katotohanan. Pero sinabi rin ni Mr. Orense na si Mr. Orense, teacher ko sa Araling Panlipunan. Ang mabisa daw na impluensya sa tao ay ang kanyang kapaligiran. Naalala ko. Kaya, nandito tayo ngayon. At salamat sa inyo, mga taga-Tundo. Salamat sa inyo, mga batang Maynila, saan man kayong lako sa Maynila. Binigyan ninyo ako ng pagkakataon. Natangi nila ang mga hiniling ko. Bigyan nyo lang ako ng chance, kahit sa murang edad. At ako ngayon pinagbigyan ninyo. Kaya ngayon, sa mahabang panahon, 20 years of serving the city, nabigyan ako ng pagkakataon maging alkalde. Kaya ayaw kong ubusin ang oras nang wala lang. Mas minabuti ko na isog ako na ang katawan ko. Bago hirap at kuyat, na baliwala naman sa kinakarap ng ating mga kababayan, lalo na ngayon sa loob ng pandemya, na pag-ibayuhin ng pagsasaayos ng kapaligiran ng mga batang Maynila, lalo na dito sa atin. Kaya kung mapapansin ninyo, bakit pinangalan ng Condominium 1 o Condominium? Maraming mga barangay official dito na nakaka-relate bakit Condominium. Dahil ang muestra ng Condominium noong araw ay patong-patong na eskwadro. Ginamit natin yung pangit na salita upang burahin sa mga pananaw
at kaisipan ng mga susunod na kabataan sa tondo na kapag sinabing kondominium, sosyal ka. Dahil nakakondominium ka. Kahit na ito'y may squatter, bigla ka natira sa isang bato, maaliwalas, at may sapat na espasyo para sa pamilya. Kaya kung bakit hindi tayo tumigil kung merong mahayos at may awa ang Diyos. Pagdating ng araw, ako naman hindi may katapusan. Hindi naman ako pang habang buhay dito. Pagdating ng araw, si Vice Mayor Hany Lacuna, meron na siyang tutuntunin ng mga programa. Ako saan? Pagtutuloy-tuloy, ang mga ganitong pagawain, hindi tayo natigil sa pabahay. Ngayon, paaralan naman. Nais ko sa maliit kong kaparaan. Bagamat yung kwentong narinig nyo kanina ay kwento ng isang batang nag-aral sa pampublikong paaralan. Batang squat. Para bang wala nang katapusan ang kahirapan. Salamat sa Diyos, dito rin sa tundo, sa mabuhay corner Quezon, nagbago ang buhay ko, dahil hindi ko naman nakalain pang artistahin. Chumichicha lang ako sa lamay. Alam mo naman, pag dumadayong ka sa lamay, di ba? May liver spray. Sunny orange. Pag may chubby yung patay, di ba? Oh, bait-bait po na. Bait-bait. Yung pala, chumichicha lang ang habon. Nung nagbago ang buhay ko, at binigyan ko rin ng pagpapalaga yung oportunidad na binigay sa akin ng showbiz. Katulad ng ginawa ninyo sa akin, oportunidad na makapaglingkod siya. Ngunit, papalag ang mga anak ko. Opo. Hindi nila inanas yung hirap na para bang sumusong ka sa butas ng karayo sa pagbibigay. Natikman nila try mga buong chicken joy na kami naman masaya na sa kinagat na chicken joy. Rahil natikman nila mga magagandang pasilidad ng eskwelahan. Kaya talagang inisip ko sa maliit kong kaparaanan sa tulong ng ating Vice Mayor Hany Lacuna, mga kusya, si Dionisio, si Alfonso, si Nieva, si Leo, na ipatikim ko naman sa mga anak ninyo yung natikman ng anak ko na mga pasilidad pamparalan na hindi lamang magaling ang teacher namin, kundi we will empower the public education system by providing enough facility and good studying environment by putting all necessary recipe, if I may put that in right perspective, sa isang public education system. Nagpapasalamat ako kay Dr. Lim sapagkat nabanggit niya yung sinabi ng Department of Education na kung saan bilyong-bilyong piso ang inilagay ng lungsod ng Maynila kung saan para mairaos natin ang pag-aaral ng mga anak natin sa loob ng pandemya nito sa bagong polisiya ng blended distance learning na siyang naging tinaguriang pamantayan sa buong bansa. If I may borrow what Dr. Lim said, with her relationship with other division of city school in the country. Now, if we did that, we will continue to do that. Modesty aside, kung Oktubre pa, yung panibago natin po problemahin,
pumanatag na kayo ng inyong pamahalang lungsod ng Maynila. About 10 days ago or more, we just appropriated enough to continue to sustain our blended distant learning approach that includes connectivity to our students. Narosolba na natin yung poproblemahin na naman natin sa October. Ngayon, we are taking opportunity of our adversity. Our schools are not being used. Then, let's utilize the time to make the tide in our favor by developing the awanyos na maging pamantayan din ng pagtatatag ng mga eskwelahang sa buong Maynila, at maaari naman natin itong i-share kung kanino man na may gusto na magtatag ng maayos, maaliwalas, may sapat na espasyo para sa ating mga mag-aaral. Mga kababayan sa lungsod, ang student-teacher ratio sa ngayon ay talaga pong hirap na ang mga guro. Dahil alam mo naman, ang mga bata, medyo pinyo. Or kailangan ng taimtim, masikap na paggabay sa kanila. Ngunit, kung ang estudyante ay umigit kumulang 100 at iisa lang ang teacher, nako, por Diyos por Santo, bata pa lang ang teacher, inuuban na sa Consubisyon. Totoo. Ngunit, sa mga ganitong pagawain pa, mga kababayan, kaya natin pababain ng kinder is 1 is to 25, grade 1 to 3, 1 is to 40, grade 4 to 10, 1 is to 45, and grade 11 to 12 to 1 is to 40. ...6,145.15 square meters of space. We will build 3,600 square meters of educational facility times 10. That is 3 hectares and 6,000 of space for our students. Canteen at 343, basketball court at 729, library at 589, gymnasium. Wala nang magiging dugyot na bata pag-uwi sa bahay o pagpasok sa eskwelahan kapag nagpipii siya dahil sa gitna ng araw. Napagagalitan ako ng nanay ko dahil hindi pwede madunihan ang damit ko pagka Lunes dahil yung nasusuot ko ng Martes dahil mahal ang Ajax. Mahalang Superwing. Auditorium, 700 square meters. 8 elevators at 24-person capacity. Parking space. Roof decks that are usable. 2 faculty rooms per floor. Social hall and open lab. Yan ang mga pasilidad na nakamit ng anak ko sa mga privado eskwelahan na gusto kong makamit ng mga anak ninyo sa mga darating. Today, we will not only give ample space for our students in the future. We are not only doubling the capacity of a property being utilized for public education system, because it's going to double. Today, we can honestly say that we are going to address population growth in the next 10 and 15 years of our lives. There is a space for your future children, lalo na kayo mga SK na magkakaanak din
pagdating ng araw, meron ng eskwelahan para sa inyo, ang Rosauro Almario Elementary School. On top of that, initially, the effects of this, as I have promised you, we in the country and in the city suffering from economic loss, suffering from economic challenges. Marami nagsara ng negosyo, salamat sa Maynila, marami rin na nagbukas. We will continue to provide jobs. We will continue to infuse, stimulate our domestic economy by investing again in the city of Manila. Answering not only our roads, answering perennial social problem. In this case, school. This will provide jobs for the people of Manila. This building will not only provide jobs, but it will also provide commerce and business. Velocity of money will be felt or will be mararamdaman ng tao. Yung ikot ng pera, yan ang obligasyon ng pamahalaan. Yan ang gagawin natin sa mga darating na linggo, buwan ng buhay natin sa loob ng pagkita. Hindi tayo magpapaawan. Hindi tayo titigil. Totoo, papanganib ang COVID-19. But, naniniwala po, mananalo tayo. Mananalo tayo. Mananalo tayo. Kaya natin ito. Makakaraos tayo sa awa na ito. So then, mga kababayan na nandito, we will continue to provide jobs, food on your table, shelter for your families, best if not, better health facility. Opo, patuloy tayong mamumuhunan pa rin sa ating mga pasilidad pangkalusugan. Sapagkat nais kong kunin muli ang tulong ng mga barangay officials na nandito. May matinding panganib sa bawat isa sa atin. Nasa Pilipinas na ang Delta variant. At napanood na natin ang nangyari sa India, nangyari sa Indonesia. Mga kababayan, 1,000 ang namatay sa isang araw. Kaya kung bakit, huwag naman lobby ng Diyos, a few months before, because of what we have learned with India and some other parts of the world, we built our own Manila COVID-19 field hospital that can provide what is missing today in other countries. Can you imagine ang hangin libre? Biglang nawala ang hangin. We will continue to provide much needed medicine, oxygen, and equipment. We will continue to invest to hydro, oxygen, tocilizumab, remdesivir, mga mamahaling gamot na maaaring magkapagbigay ng tibay o laban sa isang taong infected ng COVID-19. Huwag kayong magpapatalo sa inyong damdamin. Mahirap ito. Madaling sabihin. Pero, again, nagtagumpay na tayo, mga chairman, mga kagawad, Secretary Treasurer, SK, Tanod, nagtagumpay na tayo. Nadali na natin nung nakarami. Kaya, repeat performance na lang. Tsagayin nyo na. Huwag nyo nang bitawan. Magsaway tayo at magpaalala ka pa. At higit sa lahat, pag dumating ang bakuna,
ipabakuna kayo. Science will agree. Based on what CDC said. Kapag ang tao ay bakunado sa una, you are in a good position. Mano pa, kapag ang tao bakunado sa pangalawa, you are in a better position. So, your city so far, awa ng Diyos, is in the right direction. Vaccination is the solution. Kaya ang panawagan ko sa inyo, magpabakuna kayo sa lalong madaling panahon. At higit sa lahat, ayon din sa pag-aaral ng mga siyentipiko, ang mga bakunang kinilala ng mundo at bakunang ginagamit sa mundo, anumang uri ito, ay ligtas at makatutulong labanan ang Delta variant. If we Manilans, all of us, cross finger may hawan Diyos, napakunahan, ito ay bababa sa epidemic na lamang. At ang COVID-19, maaari ay maging bahagi ng buhay natin, ngunit magiging sipon na lamang sa bawat isa. At pag nangyari yun, unti-unti na tayong makakapanguhay ng normal. Sapagkat kahit sino naman ngayon ay pwedeng sipunin. Kahit sino naman ngayon pwedeng trangkasuhin. So kung magtatagumpay tayo na mabakunahan, maaari pa rin tayong magka-COVID. Ngunit ang iniiwasan natin ay kamatayan. Sapagkat alam natin na ang COVID-19 ay nagdudulot ng kamatayan. Kaya, while we build, while we live, we must confront COVID. Hindi pwedeng ikipit balikat na lang. Tayo na aming mga mamamayan ang sasakupan. Let me take this opportunity also to thank you. Talo na kayong mga barangay official na nandito ngayon. To thank you sapagkat nadali natin, naitawid natin ng tao ng naayon sa panahon na walang pagutom sa may at hindi maitadala yun sa bahay-bahay. And I give that credit to you. Thank you very much, mga barangay official, na hinatid ninyo ang mga food boxes sa kani-kaniyang tahanan ng inyong nasasakupan. Now, to our teachers, principals, members of the DepEd Ed family or DCS family, and to the non-teaching personnel of our city school, kumasa kayo, kumasa kayo. Sa maliit namin paparaan, you are always in our radar. You are the priority of the city. Because I believe, if we, as government, will address MBN, or minimum basic needs, food, shelter, education, and health, I think, pag nagtagumpay tayo doon, mapapataas natin kahit unti-unti ang kalidad ng pamumuhay ng bawat pamilyang Manileño. So to our teachers, this is, today is a testament of our commitment to you. I hope someday you will not go to Hong Kong, you will not go to Singapore, you will not go to any place in this world. You will stay as our teachers.
Salamat sa pagtsatsagaan ninyo. Akalain nyo, meron na kayong estudyanteng menu. Thousand plus students every day in a normal day will cross the street of Zaragoza and Cavitingan. 5,000 students more or less will cross Arpen towards Valderrama, towards Parola, towards Pier. Ngunit dahil sa inyo mga bro, pwede pala ng estudyante ninyo maging mayor ng Maynila. Kaya huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Huwag nyo na kaming kukurutin sa sinyo. Pero mag-isa yun. Nung araw may kabaka sa teacher mo yun. Ngayon, iwa-way-way ka ng estudyante mo. Why? Way-way ko ang mukha mo eh. Nung araw nga, pinapalo pa kami ng patpat sa kamay. Come forward! Nanyahan ka ng mic mo. O kaya, mag-i-erase. But anyway, those are the things of the past. We must move on. So, meron tayong kabahay na malasing ka po. Yes, they did it. Lipon you did it. 50 years after, simula nung pinisan Leo, wala nang squatter sa Singapore. Now, we will build almost the same. Not only in our country, but also a Singapore-like public education facility. Kaya sa inyong lahat na nandito, mga kababayan, buong kababaan mo, nakikisuyo ko sa inyo. Tulungan ninyo kong sawatahin yung COVID-19. Tulungan ninyo. Kailangan to sama-sama tayo. Kailangan. Hindi kanya-kanya, hindi puli-politika. Ang pagkakaisa natin bilang mamamayan, on top of what we are going to do as government, ay mabisang pamamaraan upang matugunan natin na laging mababa. O sana, maaaring near to impossible, pero sana, mawala na ang COVID. But for now, let's get vaccinated. Let's move forward. Let's govern. Iparamdam natin sa bawat batang Maynila, may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Dahil yun lamang ang inaasahan ng tao ngayon. Hindi ang kanyang kapatid na may suliranin. Hindi ang kanyang magulang na may suliranin din. Hindi ng kanyang kaibigan na may suliranin din. Pamalaan ang inaasahan ng ating mamamayan. Ngayon natin iparamdam sa kanila na dito sa Maynila may gobyerno. Kailangan ko ang pakikiisa ninyong lahat. Kailangan ko ng tulong ninyong lahat. Kaya natin to. Mananalo tayo. May awa ang Diyos. Makararaos tayo. At walang ibang darating sa atin, kundi tayo lamang. Tayo ang magkikita sa finals. And let me remind you, iisang bangka tayo. Wala nang iba. Magandang araw. Pagpalain nawa kayo ang Pongo. Maraming salamat. Manila, God first. Maraming salamat po, Mayor.